baya hawa, isyaya hawa asay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Bahasa masyayak ya hawasay. Bahasa masyayak ya hawasay. Bahasa merau kakadas. Bahasa merau kakadas. Kuam yasarala Elda Oper Maharlika Philippines. Kuam yasarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abaya hawa. Tawada abaya hawa. Yaman. Yaman. Yan. Ngayon, simula na tayo agad. Wala tayong babatiin kasi dadami ang bate. So, nasa chapter 51 na tayo sa Second Book of Enoch up to 56. Okay, simula na tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 51, verse 1. Inutusan ni Enoch ang kanyang mga anak na huwag silang magtago ng mga kayamanan sa lupa. Ngunit inutusan silang magbigay ng linos sa mga dukha. Iunat mo ang iyong mga kamay sa dukha ayon sa iyong lakas. Huwag mong itago ang iyong pilat sa lupa. Tulungan mo ang taong nananatiling tapat sa kabila ng kanilang kapighatian at hindi masusumpungan ng pangilina sa panahon ng kanilang kabagabagan. Ito yung pangangaral ni Enoch sa kanyang mga anak at sa mga tagaroon sa lugar nila. Yung binalik si Enoch sa lupa para mangangaral at nagdala ng mga aklat. Ngayon, priority pala, o biro mo ha, iunat mo ang iyong mga kamay sa dukha ayon sa iyong lakas. Depende sa lakas yan kung marami kang pera. Kung wala ka naman, one day one eight ka, paano ka tumulong sa mga dukha na ikaw mismo nga one day one eight? Pero kung lakas, may lakas ka, dahil marami kang pera, ang sabi doon, huwag mong itago. Sabi doon, huwag mong itago ang iyong pilak sa lupa. Eh kasi wala pang bangko noon eh. Ngayon, itago na lang sa bangko. Ang iba na nakalagay pa sa Gcash. Oo. Ngayon, priority talaga tulungan ang mga dukha. Kung mayroon kang lakas o kakayahang tumulong. Pero kung mayroon naman, sadya talagang madamot, ibang usapan yan. Ang gusto ni Abba Yahawa, tutulong tayo sa mga dukha. Depende sa lakas kung anong kapasidad na mayroon ka sa pera. Ngayon, sa verse 3, sabi rito, tulungan mo ang taong nanatiling tapat sa kabila ng kanilang kapighatian at hindi nasusumpungan ng panghihina. So, lalo na yung mga tao na sa kabila ng kanilang kapighatian pero nanatiling tapat sa paglilingkod. Pero ang iba, wala na, naglaho na, di na umatin. Eh, hindi tapat. Huwag mo tulungan yan. Doon na lang ibayad sa utang. Ang ibigay. O yan. Pero sa actually, nakatulong pa rin. Kasi tulungan mo ang taong nanatiling tapat sa kabila ng kanilang kapighatian. Sa kabila, pero nanatiling tapat. At hindi nasusumpungan ng panghihina. Ang iba nanghihina, aywan ko, kailan ako makapunta dyan. Aba, hindi alam. Iba talaga. Aray. Sa panahon ng kanilang kabagabagan. Kasusot lang. Nasa kabagabagan sila, pero nanatiling tapat. Ay sa sobrang busy na ako,
Yung buhay pa si Lola, busy lang. Yung namatay, sobra. Ibang klase. Wala talaga. Hindi dapat tulungan yan pag ganon. Kasi ang tulungan talaga, yung nanatiling tapat, depende rin sa lakas natin, sa kakayanan, sa pinansyal na mayroon tayo. Eh kung mayroon ka naman, sobra-sobra, eh bakit ka magdamot? Pero kung halos nga, sa Bisaya pa, igu-igo lang, ay hindi pwede, igu-igo lang nga eh. Ang iba naman sobra, kaya lang naging ego-ego. Ano nangyari? Sobra pero naging ego-ego. Maraming order. Nasanay sa pag-order. Sabay ganun ha. Natama. Nakatama din no. Nagsumbo kasi si Messi. Okay, tuloy tayo. Patawa lang yan, part of comedy. Okay, basa. Ay pasanin ang lahat alang-alang sa Yahawa. At sa gayon ay masusumpungan ninyo ang inyong gantimpala sa araw ng paghukom. Mabuting pumunta sa umaga, tanghali at gabi sa tahanan ni Yahawa para sa ikaluluwalhati ng may lalang sa iyo. Sapagkat ang bawat bagay na humihinga ay lumuluwalhati sa kanya at bawat nilalang na nakikita at hindi nakikita ay nagbabalik sa kanya ng papuri. Pero ma, ito ha. At bawat mabigat at malupit na pamatok na dumarating sa inyo ay pasanin ang lahat alang-alang sa Yahawa. Alang-alang sa Yahawa. Pero mo, alang-alang sa Yahawa. Yung pamatok, yung kabigatan sa buhay, yung mga hardship, mga difficulties, pasanin. Pasanin talaga. Pero ang iba naman ay pumasan. Ikaw lang magpasan. Ay, hindi, ikaw lang magpasan. Hindi ko pumasan. Ipamimigay pa sa iba ang kanang kabigatan, yung mga pamatok. Alang-alang sa Yahawa. Ngayon, ano ang gantimpala? Eto. At sa gayoy ay masusumpungan ninyo ang inyong gantimpala sa araw ng paghuhukom. Yan, dyan. Mayroon tayong gantimpala tatanggapin sa final judgment, pagbaba ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. Doon tayo may gantimpala. Ang iba walang gantimpala, saan? Sa parang. Ang iba? Sa bangkita. Pero ang may gantimpala, may mansion, may service vehicle pa, chariot of fire. Ang iba, apat na kabayo. Tatlong kabayo, dalawang kabayo, isang kabayo. Ang apat na kabayo na chariot, ang bilis na yan. Bilis na yan lumilipad. Dadalhin ka, apat na kabayo eh. So yan ang mga gantimpala. Ano yan? Yung pamatok na pasanin. Yung mabigat at malupit na pamatok na darating sa inyo. Pasanin. Ang lahat alang-alang sa Yahawa, ayaw pumasan yung iba eh. Hindi mo na ako makapunta dyan kasi dami kong problema. Ayaw pasanin ang paglilingkod. Kasi ayaw maglilingkod, gustong tumayo lang. Anong sabi sa verse 6? Sapagkat ang bawat bagay na... At teka, mayroon pala, sa verse 5 pa pala. Mabuting pumunta sa umaga, tanghali at gabi sa tahanan ni Yahawa para sa ikaluluwalhati ng may lalang sa iyo. 5 times nga ang mga Muslim eh. Pag Muslim, tapat yon. 3 times lang nga dito.
pupunta talaga sa tahanan, sa assembly ka pupunta. Sa isang araw yan, ha? 3 times pupunta para doon manalangin. So, kita mo yung sinabi? Yan ang bilin ni Enoch sa kanyang mga anak. Mabuting pumunta sa umaga, tanghali at gabi sa tahanan ni Yahawa para sa ikalwalhati ng may lalang sa iyo. Pero, ilang buwan na, mukhang kalating taon na, walang umaga, tanghali, gabi, wala talaga, zero, as in zero. Wala. Barod ako, may dugong serpent seed yan eh. Fallen angel blood yan. Di yan ano. Ngayon sa verse 6, sapagkat ang bawat bagay na humihinga ay lumuluwalhati sa kanyang bawat ninalang na makikita at hindi makikita ay magbalik sa kanya ng papuri. Magbalik sa kanya ng papuri. Oh, halalawaya, halalawaya. We give you praise, Abba Yahawah, kalhalal hawad, Abba Yahawah alhayam. Yan ang gusto ni Abba Yahawah, ganun. Papuri sa kanya. Yung mga Christian naman, ang papuri nilo sa binabanggit na fallen angel. Nandoon pa si Libyata na baluktot na ahas. Thank you kay Kuwalim mo, kay Baal. Yun. Biglang kami. Ah, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 52, verse 1 to 15. Ang alayam ay nagtuturo sa kanyang tapat kung paano nila purihin ang kanyang pangalan. Mapalad ang taong ibinubuka ang kanyang pangalabi sa pagpupuri sa alayam ng mga hukbo at pinupuri ang Yahawa ng kanyang puso. Sumpain ang bawat tao na nagbuka ng kanyang mga labi para sa paghamak at paninirang puri ng kanyang kapwa. Sapagkat kanyang hinahamak ang alayam. Mapalad ang nagbubukas ng kanyang mga labi na nagpupuri at nagpupuri sa alahayam. So, ang ating bibig, papuri lang talaga sa alahayam. Pero po, gamitin mo naman ito para ibukas ang mga labi, para magpapahamak at paninirang pore sa kanyang kapwa, ay sumpain ka. Paninirang pore at ipapahamak pa. Pagpahamak. Sapat ka kanyang hinahamak ang alahayam. Kasi nilikha ang ano yung alahayam yan. Kung nilikha niya ni alahayam, ang kanyang nilikha, nilalait mo, pinahamak mo, naninirang puri ka doon. Pagdudahan mo pa na sila ang pumatay, yan, delikado. Kung magduda ng ganun, wala talaga. Pagdudahan mo ang tao, may ebidensya ka ba? So, pero mapalad ang nagbubukas ng kanyang mga labi na nagpupuri at nagpupuri. Dalawang ulit ha, nagpupuri at nagpupuri sa alahayam. Kailangan talaga pagpupuri. Kasi kahit naman ang tao purihin mo, tuwang-tuwa siya eh. Pero kung siraan mo, magsalita ka ni maganda sa kanya. Tulad na isang anak, ha, pinuri niya ang tatay niya. Wow, tay, guwapo ka talaga, tay. Tay, guwapo ka talaga, tay. Oh, ang guwapo mo, tay. Pero ang kamay na gano'n. Ang tatay naman, kumbas wallet. Kasi natuwa sa anak. Oh, ito anak ko. Saan daan gusto mo?
500. O, 1,000 na lang. O, tay, kasi gwapo ka, tay, eh. Pero pag sabi na, tay, bigyan mo kong pera. Pangit-pangit mo. lalong magagalit sa'yo. So, kung ang tao nga matutuwa purihin, lalo ng ating malikha. Pumunta ka sa bahay, manghiram ka ng pera na sa kaibigan mo, kumpare mo. Pagdating mo doon, oh, ang ganda ng bahay mo, pare. Oh. Talagang believe ako sa'yo talaga, ang ganda talagang bahay. Oh, ang biro mo, talaga naka-tiles, ang ganang kulay. Pare, pwede ba makahiram ng pera? Ah, sige, magkano ba, pare? Oh. Pero pagdating mo, pare, papangit ang bahay mo. Yung bahay nito, parang, ano? Oh, pahiram ng pera. Ano pahiram? Ah, di ka pahiramin, kasi hindi mo siya pinure. Oh. Siniraan mo pa ang bahay niya. Tapos, manghiram ka lang pala ng pera. Paano ka pahiramin? So, pero pag pinasaya mo siya, ganun ang ating mailikha, pasayahin natin. Pero mo, umaga, tanghali, hapon, pumunta pa sa tahanan. Pero mo, gaano ka devoted ang mga Muslim sa pagsamba? 5 times a day sila. Pero ang mga Hebrew Israelite, 3 times a day lang. O, 3 times lang binanggit, umaga, tanghali, gabi. Sa kanila, lumampas pa nga. So, yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Sumpain siya sa harap ni Yahawah sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay na nagbubukas ng kanyang mga labi sa sumpa at pang-aabuso. Pampalan ang nagpapala sa lahat ng mga gawa ni Yahawah. Sumpain siyang humahamak sa nilikha ni Yahawah. Mapalad ang tumitingin at itinataas ang mga nalugmok. Sumpain niyo ang tumitingin at nanalabik sa pagkawasa ng hindi sa kaniya. Mapalad siya na nagpapanatili ng mga pundasyon ng kanyang mga ninuno na naging matatag mula sa simula. Sumpain siya na pumipihit ng mga pasya ng kaniyang mga ninuno. Ah, eto ha. Dito muna tayo. Eto sumpa at papapala to. Salit-salitan. Sumpain siya sa harap ni Yahawah sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Aba, buong buhay ha? Na nagbubukas ng kanyang mga labi sa sumpa at pag-abuso. Nag-abuso. Yung mga abusador. Mga abusador. Naamo yan. Pero ito na mas pagpapala. Mapalad. Ang nagpapala sa lahat ng mga gawa ni Yahawah. Lahat ng mga gawa ni Yahawah. Okay, dito lang tayo sa tao, sa mga gawa ni Yahawah. Di ba mayroong pogi, may pangit, may tabatsoy, may payatoy, may pandak, may matangkat, may unano. Oh. Pero lahat yan, anong gustong gawin natin? Ay, sabihin natin, mapalad ang nagpapala. Pag pandak siya, unano, talagang kamangha-mangha talagang ginawa ni Abba Yahawah sa'yo. Oh. Unique ka eh. Ibang klase ka. Oh. Talagang believe ako sa'yo. Yun. Pinuri mo. Pag matangka naman, wow, ang ganda, taas mo. Pag maganda, ay hindi na yun, kasi totoo naman maganda. Ay, pag pangit, wow, ang ganda mo rin. Kahit ganyan ang mukha mo, kwadrado, ang ganda mo rin. At least, ang binitawan mo maganda. So, yan, mapalad. Mga gawa ni Yahawah yan eh. Oh. Sabihin mo, ang gwapo mo pala, Roger Manatad. Kamukha ka ni Yahawah siya eh. Oh, ayan. At least, gawa ni Yahawah sa iyo. Ano eh, Abba Yahawah yan eh. Oh. So, yan. Andito naman, mapalad siya na nagpapanatili ng mga pundasyon ng kanyang mga ninuno. Opposite sa hintil yan.
Kay sabi noon na, wag nang ano, gayahin yung ano. Oh. Pero dito, manatili ang pundasyon. Ano yung mga katuruan, manatili, yung tura. Hindi mo mabaguhin. Hindi mo pwedeng baguhin yon. Kasi nandoon, that's why nga, tayo mga remnant Hebrew Israelite, sumunod talaga tayo sa original, sa turo ng tura. Kasi dito, mapalad siya na nagpapanatili ng mga pundasyon ng kanyang mga ninuno. Ano bang pundasyon na ating mga ninuno? Yun ang pundasyon. Meron tayong monthly Sabat na new moon. At mayroon ring weekly Sabat. At mayroon ring Sabat na mga kapistahan. Pito yon pero naging walo dahil sa Feast of Purim. Pangwalo na ang Purim. Oh, tuloy tayo. Basa. Mapalad ang nagtatalim ng kapayapaan at pag-ibig. Sumpain siyang bumabagabag sa mga umiibig sa kanilang kapwa. Mapalad ang nagsasalita ng may mapagpakumbabang dila at puso sa lahat. Sumpain iyo nagsasalita ng kapayapaan sa kaniyang dila, kunyari, samantalang sa kaniyang puso, ay walang kapayapaan, kundi isang tabak o paghihiganti. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay mahahayag sa mga timbangan at sa mga aklat sa araw ng dakilang paghuhukom. So, hayag yan sa araw ng dakilang paghukom. Ano yung ginagawa natin sa lupa? Pero ito ha, isa-isay natin ha. Mapalad. Oh, sino mapalad? Ang nagtatanim ng kapayapaan at pag-ibig. Hindi pala ako yan. Yung kapayapaan, yung taong naguguluhan, pinayuhan mo na mapayapa ka lang, relax ka lang, huwag kang magulo. Para mapayapa din siya. At may pag-ibig. May pag-ibig ka, o sige. Nandito, mayroon kong piso dito. Wala kang piso, bigyan kita ng piso. Oh, at least paano? Oh, kung anong kakayanan mo, yung lakas mo mayroon ka. Eh, mayroon ko 1,000. Oh, pag-ibig, nagbigay ka. Tuntua siya. Oh, huwag ka nang maguluhan. Mapayapa ka na. Ay, tuntua na siya. Mapayapa na siya. May 1,000 na ko. Makabili na ko mga prutas, mga gusto ko. Tuntua na siya. Pero mapala dyan, ha? Oh, kasi nagtatanim siya ng kapayapaan, pag-ibig. Pero anong sumpain? Sumpain siyang bumabagabag sa mga umiibig sa kanyang kapwa. Aba, yung mga tao umiibig sa kapwa, siya pang nanursol niya. Ano yan? Umibigyan yan? Ano ka lang, niluloko ka lang dyan. Umibigyan yan. Unahin mo yung sarili mo. Yari pala mga sursolero. Oo, mga sursolero eh. Yan, mga susumpain yan. Yung mga sursolero na instead na ano, parang katulad ng ano eh, pinapaaway niya yung mga bulag na naglilimos. Yung nagpalimos, pero mga bulag, pinapaaway niya, sabi niya, hey bulag, may 1,000 ko doon, binigay ko sa kasama mo, taghati kayo, tag 500. Isa salamat, salamat. Ngayon naman doon, bulag, may 1,000 akong binigay doon sa kasama mo, maghati kayo, tag 500 kayo. Eh, di gano'n siya. Ikaw yung isang bulag na ano, o nasa ano 500 ko? Sabi na ano, hindi! Sabi niya, nandiyan na sa'yo. Ah, nagsusuntukan. Eh, hindi kakita, hangin lang susuntok. Ah, pinaaway. Yan mga tao na yan na gumagawa ng ano, pinag-aaway niya na susumpain. Siya ang bumabagabag sa umiibig sa kanyang kapwa. Susumpain niya ang nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang dila, kunwari. Kunwari ha? Pero pakitang tao lang pala yun. Samantalang ang kanyang puso ay walang kapayapaan, kundi isang tabak o paghihiganti. Ano yun? Matuso yan eh. Yan ang mga traidor. Kunwari, babae sa harapan mo, pagtalikod mo. Oh, dobling kara, mga traidor yan eh. Ganon. Hindi yan pwede pagkatiwalaan. Sapagkat
ang lahat ng mga bagay na ito ay mahayag. Sa mga timbangan, titimbangin tayo. At sa mga aklat, nakasulat yan sa mga aklat, sa araw ng dakilang paghukom. Walang takas talaga. Walang takas. Okay. Tuloy tayo, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 53, verse 1-3. Huwag nating sabihin, ang ating ama dito sa lupa ay nasa harap ng alayang. Siya ay tatayo para sa atin sa araw ng paghukom. Sapagkat doon ay hindi matutulungan ng ama ang anak, niyang anak sa kanyang ama. At ngayon, mga anak ko, huwag ninyong sabihin, ang ating ama dito sa lupa ay nakatayo sa harap ng alayang at nananalangin para sa ating mga kasalanan. Sapagkat walang katulong ang sinumang nagkasala. Ato ha, binanggit ni Enoch, baka magkumpiyansa yung mga anak niya na nandoon ka naman tayo sa langit eh. So magkasala mo, ikaw naman harap doon para kapatawaran ng kasalanan ko. Inunahan ni Enoch, sabi niya, huwag nating sabihin ng ating ama dito sa lupa ay nasa harap ng alahayam at siya ay tatayo para sa atin sa araw ng paghukom sapagkat doon ay hindi matutulungan ng ama ang anak at ni ang anak ang sa kanyang ama. Hindi ba na-request? Wala. Walang request ba? Oo. Oh. Ngayon, ano nangyari dito? Sabi ng uncle sa pamangkin niya. Ay, yung uncle pare. Sabi niya, pamangkin, isulat mo ang lahat ng mga namatay natin yung mga kamag-anak. Bigay mo sa akin kasi magmisa ako, imisahan ko sila para sila malipat sa purgatorio papuntang langit. Sulat mo, pamangkin. Pero magbigay kag 2,000 bayad sa aking pagmisa. Ah. Ngayon, ano yon? Todos Los Santos yan. Kalag-kalag pa sa Bisaya. Sa sunod namang taon, ganun pa rin uli. Bayad naman ang pamangkin ng 2,000. Sulat naman lahat ng mga pangalan. 3 taon! Sabi na pamangkin, Uncle, Father, mukhang matigas ang ulo yung kamag-anak mo. Ilan ang libong na ibigay ko sa'yo? 6,000 na. Tag-2,000. Hanggang ngayon, di pa sila nakalipat sa galis purgatorio pamutang langit? Lagi lang yung pamisa? Pero mukhang ikaw lang nakakapira dyan eh. Samantala yung kamag-anak natin, ang tigas-tigas ng ulo, ayaw lumipat. Di ba pinag-pray mo nang malipat na sila sa langit mula sa purgatorio? Wala nang katapusan yan. Kasi panluloko, pamimira lang ng pare yan. Kasi hindi talaga pwede na walang ama na mag-ano sa kanyang anak at ni anak sa ama. Sa harapan ni Yahawa na, patawarin mong mga anak ko doon. Sige, malipat sila. Wala. Tingnan mong ka. Teaching ng RC, hindi RC Cola, ha? Roman Catholic. Yung panamang ang great ano doon, defender, kamag-anak ko, si Paul Alima. Nako, nadidiliman talaga. Ikaw, Paul Alima, pariho tayo Alima, ha? Ibang inalimahan mo. So, yan. Magbasa ka ng Book of Enoch, ha? Sa 2 Book of Enoch, chapter 53, 1 and 3. Yan pa lang hindi nila pinabasa ang Book of Enoch. Kasi maraming masagasaan eh. Talaga? Oo. Oh, marami. O, oh, tuloy natin. O, oh, basa. Nakikita ninyo kung paano ko isinulat ang lahat ng gawa ng bawat tao. Bago ang kanyang paglikha, ang lahat ng ginagawa sa gitna ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, at walang makapagsasabi o makapagsalaysay ng aking sulat kamay. Sapagkat nakikita ni Yahawa ang lahat ng mga ginagawa ng tao.
ngayon, mga anak ko, tandaan ninyong mabuti ang lahat ng mga salita ng inyong ama na aking sinasabi sa inyo. Baka kayo'y magsisi na magsabi, bakit hindi sinabi sa atin ng ating ama? Yun ang sinabi ko, na itong mga ngaral, pag hindi sabihin ng totoo, baka pagdating ng judgment day, tayo pa ang masisi. Na wala naman sinabi yan eh. Eh, pero nakarecall, sinabi na yan eh. Hindi mo lang sinunod, tulibagbag lang ka talaga. Ito ang matindi ah. Ito ah. Kaya pala di pinasok. Kasi si Abba Yahweh, omnipresent, and all-knowing. Hindi ka pa tayo pinanganak, pero alam na niya ang kaganapan sa buong buhay mo mulang pinanganak hanggang mamatay. Anong ginagawa mo? Araw-araw. Ito ha. Nakikita ninyo kung gaano ko isinulat ang lahat ng mga gawa ng bawat tao. Sinulat pa nino ka no, sa langit siya bago ang kanyang paglikha. Ang lahat ng ginawa sa gitna ng lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at walang makapagsalaysay ng aking sulat kamay sapagkat nakita ni Yahweh ang lahat ng mga ginawa ng tao. Kung gaano ang mga ito ay walang kabuluhan, kung saan nakahiga sila sa kayamanan ng puso. Biro mo, sinulat ha, bago ang kanyang paglikha, wala pa nilikha ang tao, pero alam na ni Yahweh ang pangyayari sa isang tao. Mulang pinanganak siya hanggang mamatay, ano ang pinaggagawa? Nasulat na ni Enoch na ito si Tangpulano, ito yung ginagawa niya araw-araw, hanggang 5 taon, hanggang 80 ng edad hanggang ikamatay. Ito si Carlos, 80 to namatay ng edad. Pero mulang pinanganak siya hanggang pagdating sa dulo ng buhay niya, tapat talagang naglilingkod. Walang patid, kahit mahina ng katawan, talagang naglakad talaga pupunta sa assembly. Nakarecall yan. Alam niya ni Abba Yahweh na hindi pa pinanganak ang isang tao. Pero mo, ganun katindi ang ating Creator, si Abba Yahweh. Alam niya. Pati mga anghel na naging fallen angel, alam niya yon. Kung sino yung maging fallen angel na binagsak niya. Ganun katindi, katalino, ka-advance ang pananaw ni Abba Yahweh. At ang nagsulat pa isa-isa sa bawat tao, sinok pa? Masipag to si Enoch magsulat eh. Biro man naman ang anghel lahat, hindi na alam ang bilang, pero alam ni Enoch ang bilang lahat ng mga anghel, pati pangalan ng anghel, isa-isa. Ikaw si ganito, ikaw si ganiri, ikaw ganyan. Ganon kasipag si Enoch. Si Enoch hindi indulgent. Hindi siya batugan. Masipag talaga. Industrious. Hard worker. Biro mo ha? Nakikita ninyo kung paano ko isinulat, kung paano ko sinulat ang lahat ng mga gawa ng bawat tao, ha? Lahat ng gawa ng bawat tao bago ang kanyang paglikha. Hindi pa siya naging tao, pero sinulat na ni Enoch ang lahat ng ginawa sa gitna ng lahat ng mga tao sa lahat ng panahon. Pero mog, si Enoch pa ang nagsulat. Kaya nagtataka yung marami na parang hindi daw kapaliwalaan ang aklat ni Enoch. Gawin yan. Kasi sabihin na, imposible. Hindi pa na ipapanganak, alam na eh. Oo. Ang magiging buhay ng kanyang pananaw. That's why iba nila, kasi ayaw na yung malaman sa lahat. Gusto nila sobrang kahunin hiwaga ang tao sa pagka-ignorante. Sobrang hiwaga daw. Sobrang hiwaga. Yung man talaga yung totoo eh. Kasi bakit hiwaga? Kasi si Alahayam talaga, makapangyarihan sa lahat. Alahayam nga eh. Paano maging Alahayam kung hindi siya makapangyarihan sa lahat? Sa Bisaya pa, makagagahom.
Alam niya, bawat tao ang hindi pa pinanganak, alam na niya ang buong buhay niya mulang pinanganak hanggang mamatay. Bawat araw, anong ginagawa, anong kasalanan, anong kabutihan, lahat. Pero, sinulat pa ni Enoch. Si Enoch pa nakasulat sa kamay. Na walang makapagsasabi o makapagsalaysay ng aking sulat kamay. Oh, sapagkat nakikita ni Yahawa ang lahat ng mga ginawa ng tao. Wala talagang makapagsalaysay kung hindi mo talaga tanggapin niya. Oh. Hindi mo malalaman eh. Oh, kayong nanood sa YouTube channel, biro mo gaano katindi, kaganda ang sulat ni Enoch na mismo ang ating creator na si Abba Yahawa, siya kausap mismo. Siya pa ang nagsulat sa bawat tao. Sinulat na pala ni Enoch yung bawat buhay natin. Nakasulat na. Hindi pa pinanganak, nakasulat na. Kasi panahon pa yan na ano eh. Sulat na niya na ito si Eusebio Alima, palayaw boy kasi hindi siya girl. Oh, ito si Richard Mahinay, mabilis yun. Apelido lang Mahinay. Oh, ito si Carlos Villar. Oh, yan. 80 edad. Ito active talaga na lingkod. Pero itong asawa, ewan ko. So, wala naman binanggit pangalan eh. So, ganun katindi oh. Oh, tuloy tayo. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 54, verse 1-2. Inutosan ni Enoch ang kanyang mga anak na dapat dinilang ibigay ang mga aklat sa iba. Sa panahong iyon na hindi nauunawaan ito, ang mga aklat na ito na ibinigay ko sa inyo ay maging isang mana ng inyong kapayapaan. Ibigay ang mga ito sa lahat ng may gusto sa kanila at turuan sila upang kanilang makita ang napakadakila at kamangha-manghang mga gawa ni Yahawa. Kamangha-mangha talaga. Dahil alam ni Yahawa ang bawat tao, hindi pa nga pinanganak, alam na niya ang buong buhay na mulang ni sinilang sa hanggang mamatay, anong pinanggagawa sa bawat araw. Kamangha-mangha. Pero utos, ipabasa. Inutusan ni Enoch ang kanyang mga anak na dapat din nilang ibigay ang mga aklat sa iba. Pero ang mga anak ng mga polyreger, huwag kayong magbasa ng Book of Enoch. Tapos, ibaan pa nila ang book of ano? Ethiopia. Ng Ethiopia. Para para hindi malalaman. Wala. Aray. Ang Bible na 66 book, ang layo. Pag yung Ethiopian Bible gitranslate natin, layo. Ang layo. Oh, pero mo. Ayaw nila ang Book of Enoch. Ayaw nila ang Book of Ethiopian. Pero mayroon tayo. Kalusot. Lusot, oh. Pastor sa akin, wala man yan sa Biblia mo. Sa amin, meron. Ah, taloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 55, verse 1-4. Dito ay pinakita ni Enoch sa kanyang mga anak na sinasabi sa kanila ng may luha. Mga anak ko, malapit na ang oras upang ako ay umakyat sa langit. Narito, ang mga anghel ay nakatayo sa harap ko. Aking mga anak, narito ang huling araw ng aking panunungkulan sa inyo. O, biro mo, sabi ni Enoch, sabi na, mga anak ko, may luha. Nagsabi siya, may luha, umiyak siya. Malapit na akong babalik sa langit. Nandito yung mga anghel kasama ko. Mga anak ko. Oh, tingnan mo ha. Oh, dito ipinakita ni Enoch sa kanyang mga anak at sinabi sa kanya ng may luha. Mga anak ko, malapit na ang oras upang ako ay umakyat sa langit. Narito ang mga anghel na nakatayo sa harap ko. Aking mga anak, narito ang huling araw ng aking panunungkulan sa inyo.
So iyak talaga si Enoch eh. Kasi babay na siya sa planet Earth, babalik naman siya uli sa langit. Anong tirahan niya sa langit? New Jerusalem pala. May Jerusalem pala sa langit. Ah. Wala pang hindi pa wala pang ano ha? Wala pa si Jacob diyan na pinangalang lugar ng Israel at saka ano, pero may Jerusalem na pala. Mamaya babasa natin 'yon. Hindi lang 'to kwento ha, litra for litra mabasa natin sinabi ni Enoch. Naakyat siya doon sa tunay niyang tahanan, mana niya sa Jerusalem, doon sa langit. Ah, basa. Sapagkat ang mga anghel na kasama ko ay nakatayo sa harap ko at hinihimok ako na ako'y umalis sa inyo. Sila ay nandito sa lupa na kasama ko. Naghihintay kung ano ang utos sa kanila ni Yahawa. Sapagkat bukas ay aakyat ako sa langit, sa kaitaasan ng Jerusalem, sa aking walang hanggang mana. Kaya't iniuutos ko sa inyo na gawin ninyo sa harap ni Yahawa ang lahat ng kaniyang mabuting kaluguran. May Jerusalem na. Sapagkat bukas ay aakyat ako sa langit, sa kaitaasan ng Jerusalem, na aking walang hanggang mana. May Jerusalem sa langit. Na yun yung ibaba yan, new heaven, new earth, and new Jerusalem. Nauna lang si Enoch doon. Kaya't inuutos ko sa inyo na gawin ninyo sa harap ni Yahawa ang lahat ng kanyang mabuting kaluguran. Lahat ng gagawin natin na ikalulugod lagi ni Yahawa, hindi ikagalit. Kasi minsan, kalulugod ni Yahawa, kaya ako naman, di naman ko masaya. Gusto ko yung ikalulugod ko sa sarili ko, bahala ka na, aba Yahawa, magalit ka, basta ikalulugod ko sa sarili. Yan ang makasarili. Dapat yung ikalulugod kay Abba Yahawa, hindi yung ikalulugod sa sarili mo. Yan ang ano. Yung mga walang hanggang mana sa Jerusalem, doon sa langit, babalik siya. Masaya doon. Bago pa si Enoch inakyat, meron na palang New Jerusalem. Oh, meron na. Late lang tong revelation mag-declare. Oo. Ah, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 56, verse 1-2. Si Matusalem ay humingi ng basbas ng kanyang ama. At siya ay makapaghanda sa kanya ng makakain. Pagkasagot ni Matusalem sa kanyang amang si Enoch ay nagsabi, ano ang nakalulugod sa inyong mga mata? Ama, na aking nagawa sa harap ng iyong mukha, na maghahanda kami ng pagkain upang makakain ka at upang iyong pagpalain ang aming mga tahanan at ang iyong mga anak upang ang iyong mga tao ay manuwalhati sa pamamagitan mo. At pagkatapos, ay maaari kang umalis ng ganito, gaya ng sinabi ni Yahawa. Handaan si Enoch ng pagkain, si Matusalem. Despedida. Para, yan ang tawag na despedida party. Despedida parte. Paghandaan siya para matutuwa si Enoch. Para makawa. Ngayon, ang tanong, may despedida parte ba? Wala. Walang despedida parte. Bakit? Eto. Basa. Sumagot si Enoch sa kanyang anak na si Matusalem at nagsabi, dinggin mo anak, mula nang binasbasan ako ni Yahawa ng pamahid ng kanyang kaluwalhatian. Walang pagkain sa akin at hindi naaalala ng aking kaluluwa ang kasiyahan sa lupa
hindi ko gusto. Kahit anong pagkain na makalupa. Wala ka talaga yung despedida. Si Enoch ay glorified body na ang katawan. Malaki na nga siya eh. Maputi na, gwapo na. Ang mata niya umiilaw para siyang anghel. Hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na siya kakain pa ng pagkain ng makalupa. Oo, oh, sabi niya, dinggin mo, anak ko, mula ng binasbasan, ako ni Yahawa, nang pamahid ng kanyang kaluwalhatian, walang pagkain sa akin. Wala na, kasi hindi sa mag-uulong. Hindi malaala ang aking kaluwa, ang kasiyahan sa lupa, ni hindi ko gusto kahit anong pagkain na makalupa. Kasi hindi na nagugutom. Wala na pagkain. Palilimot na pala sa atin yung lasa ng pagkain sa lupa. Pag ang actually ang tao, halimbawa, ang tao kung hindi na talaga kumakain kasi hindi naman siya magugutom, ano mang harapan mo, hanap ka pa ng pera, magtrabaho, ang iba manluluko para makapira, para may mabili ng pagkain, bigas, ulam, ano ba? Eh ngayon, hindi na kailangan, no needs na yan. Di wala na. Doon sa langit, eh kung kumakain pa, may magsaing pa doon, may magluluto pa. Tapos ang iba naman, di marunong magluto, umaasa pa kay Merly magluto. Wala nang problema doon. Pero pagbaba ng New Heaven, New Earth, nandoon yung Tree of Life, ay makakain na sila ng mga prutas. Pero sa gusto lang kumain. Pero, kasi sa langit naman yun, the Tree of Life yun eh. Pero yung pagkain sa lupa, talagang pagkain dito, hindi na kailangan. So walang problema. Si tatay ngayon, yan nasa third heaven, hindi na kailangan pagkain. Relax na, masaya na siya ngayon. Hirap makahanap ng pagkain. Naproblemahin pa pagkain. Ay, problemahin pa natin na, oh, may bigas tayo, pero ang tanong, walang ulam. Toldok na lang. Ano yung toldok? Asin. Ano yung toldok? Ulam, asin. Ang tawag doon, toldok. Ano ba? Ketchup. Tuyo. Kasi itong tiya natin, requirement to ng pagkain, yun ang problema. That's why ang mga tao, ang iba, nanluko, mankurap, mandaya, magnakaw, para lang may maibiling pagkain. Ngayon, kung ang tao hindi na kailangan kakain, dahil hindi na siya magugutom, tulad ng kay Enoch, problemahin mo pa maghanap ng pagkain, wala na eh. No needs na sa'yo yan eh. Ganon kaganda ang buhay na eternity, na eternal life. Dito talaga, kasi dito, kung bihira ka lang kumain, payat. Kung panay kain naman, tabatsoy, laki pantiyan, parang buntis. Tapos, ma-high blood pa, kung kumakain ng mga pagkain na walang control. So yan. Dito natin makita na si Enoch, nunid, walang salang dispirida aparte. Hindi na makakain si Enoch. Glorify body ng katawan niya eh. Mulang pinahiran siya, mulang binasbasan. Ako ni Yahawa ng pamahid ng kanyang kaluwalhatian. Walang pagkain sa akin. Wala na. At hindi naalaala sa akin kaluluwa ang kasiyahan sa lupa ni hindi ko gusto. Hindi ko gusto kahit anong pagkain na makalupa. Gagawin sa atin ni Yahweh, papahidan din tayo ng kanyang kaluwalhatian. Hindi wala na tayong kamatayan. Yan. So, napakaganda na talaga sa eternity doon sa langit. Dito lang talaga problema. Tapos bibili ka pa ng bigas na mumurahin, na mabaho. Tapos iba naman, eh, maganda ito. Ano to? Coco Pandan, medyo mabango. Oh, yan. Coco Pandan, Buko Pandan, Angelica. Oh. Sinanduming. Bibili ka ng Buko Pandan. Sinanduming pa yung iba. Sinanduming pa yung iba. So, si Angelica. Ay, may iba pa, Jasmine. Si Jasmine. Oh, Jasmine, no. Talagang,
Kasi yung katawan nating makalupa, na kailangan mga pagkain makalupa, tinapay pa, ano, pandisal, ganon. Tapos yung nagtitinda pa, dayaon. Busluta ng sako, buhagas din niyo. Kulang 1 kilo. Kulang 1 kilo. Ang 50 kilos, 45 kilos lang. Buhagas din niyo, 1 kilo. O yan. Pero ang maganda kasi dito sa Book of Enoch, yung mga sermon ni Enoch sa mga anak niya, na ito yung mapalad, ito yung sumpa, ito yung mapalad, ito yung sumpa. Gawin ninyo ang mga gawing para sa mapalad. Huwag niyong gawin ang para sa mga masumpa. Yeah. Kaya pag hindi ito talaga aralin, wala ka talagang malalaman. Oo. Oh, pagkatapos, sinulat pa niya ang lahat ng mga nagawa ng tao. Hindi ba pinanganak? Sinulat pa niya kasi alam ni Yahawa. Ito ay Enoch, sulat mo ha. Ito yon, sulat mo. Ito. Si ano na yan, si Tangpulano na yan, ito yon, ginawa niya. Oh. Hanggang ano. Sa dami ng mga kaluluwa na yan, mga sinulat. Grabe talagang trabaho ni Enoch sa langit. Hindi, si Enoch hindi pumunta sa langit, nangunguyakoy lang, pasal-pasal lang. May trabaho siya doon. Grabe ang mission niya. Ngayon, basta-basta lang na hindi ipabasa. Samantala, sabi nyo, ipabasa ito, ibibigay ito. Kasi susumpain. May katakot-takot na mga paghukom sa mga taong ayaw bumasa sa Book of Enoch. Ipamahagi sa iba. Ipamahagi. Pambasa talaga. Ngayon pa naman, ito pa naman ibang mga remnant Hebrew Israel sa Amerika. Atensyon kayo taga-Amerika na mga anti-Book of Enoch. May judgment din sa inyo nag-antay sa final judgment na ayaw nyo sa Book of Enoch. Kakilakilabot. Iyon na yon doon sa New Jerusalem, sa parang na ilagay, basta bangkita. Bakit kami? Ayaw nyo sa Book of Enoch eh. So, yan. Kasi naniniwala kayo sa mga serpent seed, yung mga binhi ng nahulog ng mga anghel. Na huwag nyong basahin yan, dito lang kayo. Ito lang 80 books na King James 1611, ito lang 73 books, ito lang 66 book. Complete daw. Complete daw bibuyan. 66. Wala din pwede dagdagan, di maiwasan. Eh, ito pa namang isa pang ano natin dito, pareho ng palata, binawasan pa ng 14. Ayaw nila sa Book of Pablo. Oh, tinanggal pa. Hindi ro mo. James. Pero ang pagtawag, parehong okay ang pangalan, Yahawa. Pero nagkantas pa. So, nakakalungkot. Pero atin, tuloy lang tayo pangaral. Dahil yon. Malapit na ito matapos ang Second Book of Enoch, isunod natin ang Book of Jasher. Book of Jasher ang sunod natin yung isunod dito. Natapos na natin ang Book of Jubilee. Tapos First Book of Enoch. Tapos ito Second Book of Enoch. Tapos yung Book of Jasher. Ngayon, mukhang aawit na tayo. Pusong dalisay ang aking nais nga likhain ni alhayam para sa akin. One more time. Pusong dalisay ang aking nais nga likhain ni alhayam para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahawa Shai. Minsan pa, pusong dalisay
ang aking nais. Nga likhain ni alhayam para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibong na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahawa Shai. For the last time, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahawa Shai. 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 Halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. O aming Yahawa, papuri at pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay sa inyo lamang namin ibinibigay. Salamat po sa information na aming natanggap sa araw na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng aklat ni Enoch upang ikaw ay lubusang makilala ng iyong mga hinirang at ang inyong mga plano, higit sa lahat, ang pagpapala na inyong ginawa para sa lahat ng sa iyo ay patuloy na dadakila at sasamba, o aming Yahawa. Purihin ka sa buhay ni Enoch na isang bahagi ng nilikha mo upang patuloy na ihanda sa amin ang mga aralin na patuloy na magdadala sa iyo sa tunay na pagkaunawa namin na walang ibang alahayam, walang ibang Yahawa na ikaw, katulad mo, ikaw lang na nag-iisa. Salamat o Yahawa sa patuloy na pagbibigay ng kaunawaan sa amin na iyong mga pinili. Naway katulad namin maunawaan ka ng marami. At higit sa lahat, makilala ka, tanggapin ka, sambahin ka, at parangalan ka ng mga tao sa aming paligid na hindi ka nakikilala. O aming Yahawa, tulungan mong mabuksan ang pangunawa ng kanilang diwa at patuloy na hanapin ang iyong banal na pangalang Yahawa Alahayam. O dalangin namin, O Yahawa, na ang lugar na ito ng Green Breeze, nawa ay marami kang pinili sa lugar na ito upang sambahin at dakilain ang iyong pangalan. O aming Yahawa, sa kaliwa at kanan ng tahanang ito, sa harap at likod ng tahanang ito, na every Sabat, alam kong naririnig nila ang mga aral na iyong ibinibigay sa amin sa pamagitan ni Bishop. O aming Yahawa, tulungan mo sila na maintindihan ang mga aral na ito at naising ikaw ay makilala nila. Dalangin po namin, O Yahawa, na ang lugar na ito ng Eastwood ay marami kang makita na pinili mo. O patuloy na ikaw ay makilala nila, aming Yahawa. Purihin ka sa iyong mga salita. Luwalatiin ka sa lahat ng iyong mga plano. Sinasamba ka namin, O aming Yahawa, sa lugar na ito. Wala kaming ibang pararangalan, sasambayin at dadakilain. O aming Alahayam, Yahawa na aming Ama, sa pamamagitan ni Mashiach Yahawa Shai, na nagdala sa amin ng kaligtasan, purihin ka, sambayin ka, sa patnubay ng banal na rakakadas, Yaman. Apa Yahawa, Isya Yahawa Shai, ang may likha ng ating buhay.